말래 무대 마마 콩콩. Loisa, welcome to the program. Thank you po. Kumusta ka? Okay naman po. Ano yung pakiramdam na ang iyong mga kaibigan, your fans, pag sumigaw iba, ang iba yung intensity? Ito yun. Masarap po sa pakiramdam, kumbaga damang-dama ko yung pagmamahal at suporta nila. Marami pong dumadalaw dito sa TWBA ng mga fans, mga kaibigan, pero ito iba yung... Migigil yung ano. Ganun. Oh, ganun. Di ba? I mean, how is your relationship with them? Sa kanila, hindi ko sila tinuturing po talaga na parang fans lang, na parang andyan lang. Pero kumbaga ako talaga, sobrang malapit talaga ako sa kanila. Kung may pagkakataon, lalabas kami, or pupuntahan ko sila after ko mag-show. As in, tumatakas talaga ako. Kasi in other words, may relasyon. Opo. Importante yan, dahil nagagawa natin ang ating nagagawa dito sa negosyong ito ay dahil sa suporta nila. Opo, talaga. May nakapagsabi sa akin, ganito muna. Ngayon, binansagan akong, I'm one of the newest rappers in town. Lil Boy City, di ba? Ginawa natin yan nung isang araw kasi nag-rap po ako dito. Narinig ko na marunong ka raw mag-rap. At ang naisip ko, baka kailangan kang gabayan. Baka kailangan mo ng gabay. Gusto kong marinig kung paano ka mag-rap para maturuan daw. Para maturuan kita ng konti. Alam niyo po, maraming salamat po talaga doon sa mga, I mean, people who spend a lot of time doing these memes. I enjoy them. Salamat. But you know how to rap. Ano ito? Yung princess? Princess Thea. Princess Thea Mabangis, di ba? Gawin nga natin. Kasi ano po si Princess Thea, ano siya ito, bata. Pero yung pagra-rap niya, may sense. Yung totoong nangyayari talaga. Sandali, anong kwento? Totoo siya? Totoong pinagdadaanan. Totoong pinagdadaanan? Pinangalanan mo lang? Hindi, totoong kanta. Totoo siyang rapper. Opo. Sabi ko na, gagabayan natin. Aha. Ang dami kong alam sa... Kwentuhan mo, Princess Thea is... Si Princess Thea, nakakatuwa siyang bata na nagra-rap siya. As in, tuwang-tuwa ko sa kanta niya. On social media? Mm-mm. As in, nagva-viral siya sa YouTube na... As in, parang ang angas niya, Princess Thea. Alam mo, Princess Thea, I wanna be your friend. Oh, pasensya ka na, hindi pa kita na mimit. Pero this is a Little Boy City. Tayo ka nga, paano ba si Princess Thea? Sige, para magabayan kita. Nakita ko siya ganun eh. Ako ang nag-iisa, oo, walang kukontra. Mga ganun yung kanta niya. Tapusin mo, ang galing mo, ha? Go ahead. May mga kanta pa siya na, malande, tingin sa akin ng iba, mga ate. Bumilib ka sa akin, huwag niyo akong husgahan, hindi niyo pa ako kilala. Ganda ng letra. Yun yung galing. Ano, parang... How old is she? Parang 14 po. Galing. Pag ginagawa mo yan, konting bend ng, konting bend. At saka may konting ganun eh. Ayun! Galing! Ganyan, magaling kang sitya. Ako ang nag-iisa, walang kukontra. Ganon. That's how you do it. Okay. Ngayon, you're celebrating your 5 years in show business. Congratulations. Thank you po. Congratulations. 5th anniversary. At may pinasok ang bagong negosyo. At tinatawag mong Lois Salon. Opo, proud Lois of you, Salon. Loisa. Thank you po. Okay, ikwento mo sa amin. Saan ang salon, etc. Yung salon ko po kasi sa totoo lang, kay mama po talaga. Okay. Gusto ni mama magkaroon ng salon. Siyempre bilang anak, gusto ko po ibigay yung pangarap ng mama ko na salon. At siyempre... Naisip ko rin po namin na malaking tulong siya sa family namin. Kasi, di ba po ang artista, hindi naman siya yung, kumbaga hindi niyo po alam kung kailan ka talaga may trabaho lang. Kaya naisip namin ni mama na... Sumubok? Opo, sumubok. Dati nag-cafe Josefina ako, pero hindi siya nag-work. Kasi ang mahirap, parang ganun po talaga eh. Try and try hanggang sa makuha mo yung para sa'yo talaga. Tama yun. Sabi ko nga sa'yo, parang subok ka lang ng subok hanggat matumbok mo. Opo. Di ba? So, dinig ko, kaya mo na rin daw mag-ayos ng buhok? Opo. Subukan mo nga ako? Ako. Halika. Sige nga. Subukan mo ako. Kaya daw ni Loisa mag-ayos ng... parang ma-challenge ako dito. Ganito. Sige nga, subukan mo. Pero meron kami ni Loisa because we share the same... stylist, di ba? Yes. So, pagbibigyan tayo ngayong gabi, bihira mangyari po ito. But Aika Villanueva is here. Aika? Yes! Halika, Aika.
Palakpakan ho natin si Aika. Ayan. Ay, ang ganda! Ito po si Aika Villanueva, ang aming stylist. Napapadalas ang guesting ni Aika, no? Sa mga palabas natin. Okay. So, yes, Loisa, makikinig kami. Okay. Kasi okay. Po dati, Tito Boy, nung nag-girl trends po ako sa Showtime, ako po nag-aayos din ang buhok ko po. Ah, talaga? Opo. Galing. Okay. Ako lang din po. Sige. Eh, kailangan laging kulot. Pero nakita mo yung sa social media, there was this American girl na ito ang gamit, tapos naputol. Gusto mo yun, Ate Aika? Okay. So, paano mo aayusin? Mabilisan lamang? Mabilisan lang po. Una, kukuha lang po kayo ng konting ganyan. Okay, and then? Tapos, iko-curl nyo lang po ng ganyan. Pwede ka mag-comment. Curl, and then? Iko-curl mo lang. Ito, mabilis lang po. Makakaganti na siya sa akin. Oo. Ang ganda. Oh, ganda ha. Tapos, yung next naman. Itong next, ito po. Ganun lang po, madali lang, pero mahirap po siya gawin sa sarili. Pero ganun kanipis, hindi pwede marami? Madami. Mahirap lang mahirap. Po. Okay. Pero tatry po natin. Okay, there. Kasi ginagawa din po yun pag ano, nagmamadali na. Oo. At lalo na pag may show ka. Sakit. Parang mainit saan. Maganda ha? Uy, ang galing-galing ko maganyan ha, Tay ka. Tumutulong ka rin sa salon? Opo. Pag ano, busy sila. Pag yung iba, sobrang maraming customers. Alam mo, nung bata pa kami sa Samat, alam niyo yung kamuting kahoy, yung dahon, yun ang ginagawa namin pang kulot. Oo, ang ganda. Aminin mo. Kaya doon ko nalaman na sobra akong macho. Ayan. Ang ganda, okay. Diba, Ate Aika? Maya-maya lamang, makikita ho natin ang pagbabagong anyo ng aming stylist. Oho, na si Aika Villanueva. Ayan. Ayan, oo. Ay, ang ganda. Okay? Oo. Oo. Ngayon ka lang nakakita ng inaayusan na pati siya nakikialam. Oo. Yan, ako pa nagkilay sa'yo kanina, aminin mo. Uy, hindi kaya. Natural na to talaga. Okay. So, yun. Okay. Yan, pag ganyan. Okay. Hanggang matapos yan. Hanggang matapos. Ganun kunyari na gawa na yun, magiging ganun na. Opo. Ito yung before. Ayan yung, ano palang tawag doon? Ito yung pagkatapos. Ito na yung after. Oo. Tinagalog na. Maganda siya, ha? Maganda siya. Okay. Maraming salamat, Aika. Thank you, Miss Aika Villanueva. Isang karangalan po. Kailangan panggapan yan. Maraming salamat. Ayan. Ganda mo talaga. Maganda yun. Oo. Thank you. At saka natural. So, pag halimbawa nasa salon at tumutulong ka, dumadalaw ka, how often do you go? Kasi po, may kwarto po kami doon eh. Nung wala pa po yung pinapatay yung bahay, doon po nagsistay talaga sila mama. Sa salon? Sa salon po. Okay, but so far it's doing okay. Opo. Congratulations. Loy Salon po yan. Saan matatagpuan yan? Sa Paranaque po, San Valley. Okay. San Valley. Ilang buwan na siya? Matagal na po eh. Nasa 6 na buwan na rin po ata. Parang, okay, doing well. So, congratulations. Okay, pag-usapan natin si Maris. Opo. Naalala mo, the last time Maris was here, we got that story na parang meron kayong konting misunderstanding and then I spoke to you on the show, nagtaka ka dahil para sa'yo, parang wala. So, huwag na natin balikan yan, nagkaayos kayo. Opo, opo. Paano? Contact kami sa isa't isa na parang wag na lang natin palakihin kasi wala naman talaga tayong problema hanggang sa naging maayos na po talaga, nagkaroon po kami ng dinner dahil ano po yun eh, mga kasama ko po sa Star Magic, yung pag nag-change po ng RM, nagkasama po kami sa dinner. Tapos biglang, ayun, naging balik sa normal. Yung parang yung kwentuhan, biglang naging okay na po. Sa mga pagkakataong ganyan, I'm talking about this dahil maraming bata tao ang may mga pinagdadaanan ng ganito. Did you go back to what happened? O huwag na natin pag-usapan? I mean, opo, kasi ganun? Sinabi niyo sa isa't isa? Opo, parang hindi namin pina-awkward yung sitwasyon. Right. Parang walang nangyari. Ito tayo, magkaibigan tayo, ganun pa din. Nanaig talaga yung pagiging magkaibigan, di ba? Eh, wala namang pinag-awayan. Opo. You sang a duet in your concert, opo. Right? How was that? How was that there? Yung kanta po namin, ako po talaga yung pumili ng kaibigan mo.
How does it go? Yung kay Ate Sara po at siya kay Ate Ying. Oo. Ano ba? Umiiyak ka na naman lumapit ka sabihin ng dahilan ba't ka lumuluha. Ang chorus. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Wow, thank you. Thank you, Lois. At ang napakagandang balita ay you have become very good friends again. Opo. Okay. Some questions. Una, couple of months ago, ikay napagitna sa isang kontrobersiya na pinag-usapan ng buong bayan. Ang aking tanong, Loisa, ano ang natutunan mo sa kontrobersiyang yon? Pangalawa, at 20, you're 20 now, are you ready for more daring roles? And if you are, how daring is daring ang mga kasagutan? Sa pagbabalik po ng TWBA. Thank you. Okay, let's go back to a couple of months ago. You got involved in a controversy. What was the most important lesson you learned mula doon sa karanasan yun? Napakadami po, Tito Boy. Una, kumbaga, kahit anong pagsubok yung dumaan sa'yo, kang susuko. Lahat ng tao nagkakaroon ng karanasan, problema, pagsubok. Pero inisip ko na lang na plano to ni Lord kung ano lahat na nangyayari dito. Kumbaga, lahat ng nangyayari, dapat may lesson. Kasi kung walang lesson, wala lang yun. Kumbaga, para sa akin na huwag din magtiwala agad, basta-basta, sa mga taong nakapal... Ako po kasi, Tito Boy, parang magkita lang tayo isang beses, parang napakagaan na agad ng loob ko, or parang sobrang kaibigan na talaga kita. Parang ganun po. Yun lang yung mahirap sa akin. Pero natutunan ko din na, ayun, huwag magtitiwala agad, basta-basta. Pero hindi masama, maging mabuti sa kapwa. Tama. Oo. So, isa yon. Sabi mo, ang dami mong natutunan. Isa pa, isa pang leksyon na napulot mo doon sa karanasan yon. Natutunan ko na... Kanino ka kumakapit? Kanino ka kumapit? Halimbawa, as a young girl, pag may mga pinagdadaanan kang mahirap, kanino ka humuhugot ng lakas? Sa family ko po talaga, Tito Boy. Sila talaga yung nandyan sa akin. At sa mga kaibigan ko. Kay Ronnie din. At sa mga sumusuporta sa akin, sila yung naging lakas ko talaga po. Totoo yun, no? Yung halimbawa, may mga other instances na hindi mo na alam kung saan ka haharap, saan ka kakapit. Mm-mm. Andyan talagang pamilya, no? Opo, totoo. Hindi ka iiwan talaga hindi ng family. Hindi talaga. Oo. Kahit ano pang mangyari sa'yo. Kahit, kumbaga, kahit ikaw na yung masama, ikaw yung ano, kahit nandyan ano pa sila. Kahit ano pang kwento, you know, they will always be there. Hindi nila sasabihin, pero nandyan. Minsan nga hindi nagsasalita eh. Pero nandyan sila. Mm-mm. At nagbibigay ng lakas ng loob. Anyway, at 20, are you ready to be daring? Nung may nag-interview po sa akin, tinanong din po yan sa akin. Sabi ko, ready ako para sa mga mas, yung Tito Boy, yung mas matured na role na hindi super sexy, na mas drama, mas may bigat, mas may karga, mas malalim yung pinanggagalingan. Yun ang ibig mong sabihin ng daring? Opo. Ay hindi, yun yung pwede sabihin ko ng parang mas matured. Ah, okay. Alright. Opo. Pero daring in terms of showing your, you know, body or sexy, hindi. Abangan po nila. Alam mo, mula't nag-umpisa ka, pag nagbitaw ka ng salita, meron kang effect na gano'n. Abangan nila. Okay. Abangan nila. And that's... Pero, abangan nila kasi ayoko pang magsabi na mamaya hindi naman. Abangan na lang po nila. Tama. After all, you're already 20. Okay. Dito sa TWBA, naging, hindi naman ano, I mean, naging kaugalian na pag may... sa palagay namin ay qualified at pwedeng maging Darna, pinau-audition namin. Ah, talaga? Panood ko. Are you ready? Kasi pwede, dahil nanonood ang ating mga bosses, maaring kasalukuyan ay naghahanap pa rin, di ba, ng Darna? Gusto mo subukan? Yay! Sige po! Sige. Can I have the props, please?
Simple lang naman yun eh. Ito yung head head gear, headpiece. Tapos, ganda, no? Hindi nga. Ito, ito pa. Ito pa. Oo. Yung tanggalin natin yung ano. Aki na. Pababa ba to? Oo. There. Okay. Uy, grabe ka, Ate Ay, kasi titubay pa pinagsuot. Hindi, okay naman. Ayan. Ang cute naman itong costume. Yan. Okay, hala. There. Ako si Ding. So, iikot. Hindi. Ding ang bato. Ikot ba? And then, Darna. Ako, para tip lang to ha, kasi pag nanonood yung ating mga bosses, sila inang, di ba? I mean, inang might be watching. We're talking about Olive Lamasan. I mean, the great Olive Lamasan. So, ikot, and then sabihin mo, gawin natin mga 2-3 times, iba-ibang, may Darna. May mga iba-ibang stilo, di ba? Iba-ibang okay. Atake, okay. Iba-ibang atake. Alright. Ako ang magbibigay ng bato. 5, 4. So, sabihin ko po muna, ding ang bato. Oo, okay, ganoon. Ding ang bato, tapos okay, ikot, sige. Tapos pak, Darna. Okay po. Okay, quiet. 5, 4, 3, 2, 1, action! Ding ang bato! Darna! Wow! Isa pa. Quiet. 5, 4, 3, 2, 1, action! Ding ang bato! Darna! Maganda siya. Isa na lang. One last. Okay. Wait lang, yung brand na lalaglag. Oo nga. Okay. Okay. Ano pong atake naman po? Ngayon, parang, Darna, parang, mas, parang, nakikiusap na parang, Darna. Okay po. Kasi medyo malakas na kanina eh, di ba? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, action! Tingo ba to? Darna! Ay, ang ganda! Galing! Iba-iba yun, ha? May Darna! Galing! Loisa, maraming salamat. Thank you po. Loisa, imbitahan natin ang lahat sa napakarami mong ginagawa sa kasalukuyan. Mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayong panoorin ng Past, Present, Perfect streaming na po yan ngayon sa I Want. At sana po ay panoorin nyo din po ang The General's Daughter, gabi-gabi po yan sa Primetime Bida. At ang salamat sa ang bagong single po namin ni Kritiko. At James, Pat, and Dave, kasama ko po dyan si Ronnie Alonte and Donnie Pangilinan. Excited ako pag malakas na sumisigaw si Mico Del Rosario. Thank you, Loisa. Thank you po. Maraming salamat. Voice of La Carmela de Baracay, Joby Linsangan Moreno, Lawrence Moreno of Orange Blush Salon, Bart Borja of IMG Move On, Mario Theros Clothing, True Money, sa inyong tulong sa amin, maraming salamat. My book, Nanay's Gay Boy, still out. You can get a copy mula po sa National Bookstore outlets all around the country. Maraming salamat po sa inyong suporta. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Abundance, good night.